Unang-una, talagang tama yung sinabi ni Mama Carla kanina na trust issue. Bakit? Pag talagang trinidior ka ng kaibigan, ang tendency talaga, yung tiwala mo, ano, mahirap sa mga susunod na karelasyon or even sa mga kaibigan pagdating sa ganyang pagkakataon. Pero isa lang ang nakikita ko ditong issue. Ano yun? Alam nyo, bakit ba palagi nating sinisisi ang alcohol sa mga action natin? Hindi. Unang-una, pag sinabi mong social drinking, kaya tayo umiinom kasi ito yung panahon na makikipag-usap at magiging yung mga tungkol sa mga magandang memories sa pagkakaibigan o kaya naman kung may mga future na mga gagawin tayo, yun yung mga magandang usapan eh. Pero ano nangyayari dito? Sasabihin natin, pag may maling nangyari, kasi nakainom ako eh. Pag mayroong maling nangyari na ganito na hindi ko alam yung nangyari kasi talagang ano eh, wala akong matandaan, lalasing na lasing ako. Ibig sabihin dito, yung ating action, talagang gusto natin mangyari yun. Irresponsible yung mga action na yun at nagiging cycle yun kasi ginagamit natin ang alcohol para maging excuse dun sa mali nating gawain. Sana maintindihan nyo, ang alcohol hindi siya masama. Lalo na kung sasabihin mo you drink in moderation, yung tama lang yung sa katawan. Hindi yung sasabihin mo magpapakalasing ka, kunyari. Kaso nagulat ako sa sinabi dito ni Wake, ginusto ko. So ibig sabihin, alam nyo yung action nyo. So sana magkaayos kayong magkakaibigan. Kung hindi man, gawan nyo ng maging maayos ang inyong mga sarili. Yun lang po. Maraming salamat, Dr. Camille Garcia. Pakinggan natin si Attorney Lorna Kapunan. Maraming salamat, Mama Carl. No? Ang pag-uusapan ko ngayon ay yung alcohol tsaka yung policy natin sa alcohol. Kasi 19 years old ka, Kwak, ikaw kaka. Magna 19. Magna, you're 18? Yes. Ikaw? Kaka 18 lang po. Kaka 18, ikaw? 21. You're 21, okay. Sa Pilipinas, meron tayong batas na ang legal drinking age ay 18. Anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, pag nagbenta sa inyo ang sari-sari store o ang restaurant o sino pag nagbenta sa inyo ng alcohol at below age kayo, ay kayo po ang mapipreso yung nagbenta. Oh ha? At saka kung mukhang bata kagaya ni Wak, dapat nakalagay sa policy natin, Department of Health to, magpakita, humingi kayo ng ID. Kasi kung minsan sasabihin niya 21 na ako or 20 na ako or 19 na, eh yung pala 15 lang. Klarong-klaro sa batas natin at sa polisiya ng Department of Health, 18 is the allowable drinking age. Ang exception lang yon eh kung nanay or tatay mo, nagiinuman kayo sa bahay, pinaunom ka, o tikman mo tong ano, whiskey or ito, pwede yon. Hindi naman pwedeng ipreso mga magulang ninyo. No? Sa ibang bansa, just for the information, sa ibang bansa, iba-iba. Sa Africa, ang drinking age, 13 years old. Sa New Zealand, wala. You can drink at any age. No? So, iba-iba ang drinking age. So, pero sa akin, miski anong sabihin mong drink, pwedeng dayahin yan, nasa inyo na yan. Kung kaya nyong uminom, ayos lang. Pero kung hindi nyo kayang uminom ng moderately or tama na, at nangyayari, nangyayari ngayon, no, natitempt kayo, wag na muna. Ikaw naman, Beret, 4 months lang kayo, pero sinabi mo, narinig ko, unless mali yung narinig ko, na pinatira mo na siya sa bahay mo? Apo. Eh, know your partner. Pag nagkaroon ka ng, sabi mo, mahal na mahal mo, bago ka magmahal ng ganyan, alamin mo muna ang karakter ng partner mo, di ba? Paalala yan sa mga nai-in-love. Kasi at 19 tsaka 21, bata pa kayo. Huwag mo nang sirain ang future nyo. So, ang last advice ko, kailangan lahat kayo may magulang. Tama? Dapat ang mga magulang ninyo ang mag-aalaga sa inyo, magbibigay sa inyo ng correct moral values. Sa mga nanay, tatay, mga nakikinig dito,
pansinin nyo yung anak, mga anak ninyo para hindi sila magbarkada sa iba at hindi sila pupunta sa inuman o iinom kasi wala silang mga magulang na tumitingin sa kanila. Yun lang po. Maraming salamat, Attorney Lorna Kapunan. Ngayon naman ay balikan natin si Dr. Love. In closing, makikita po natin dito yung pagkukulang ng lipunan at mga taong dapat ay gumagabay sa mga kabataan. Mga minor de edad itong kaharap natin eh, maliban kay Beret. Iniisip ko lang, Beret, ikaw ba'y nakabukod na ng bahay sa mga magulang mo? Hindi po, doon pa rin po nakatira sa mga magulang. Nakatira ka pa sa magulang mo? Opo. Pero nagpatira ka ng siyota mo sa bahay ng magulang mo? Opo. At pumayag ang magulang mo na magbahay-bahayan kayo doon sa bahay nila? Opo. Wow. Tumutulong naman po sa tindahan ko po. May business po kasi akong sarili. Pero doon natutulog sa bahay niyo. Magkatabi kayo. Opo. Swerte. Ay, mga magulang! Si Wak, 18 anyos ka. Opo. Ang mga magulang mo, buhay pa. Opo. Alam ng magulang mo na nakikipag-live-in ka dito sa bahay ng may bahay. Opo. Okay lang sa kanila. Opo. Magulang! Kumusta po kayo? Ang ating pagkatapos, tatanungin natin sa lipunan natin, bakit nagkakaganito mga kabataan? Dahil Gen Z ba sila? Wala naman sa Gen Z, Gen Z yan eh. Nasa pagpapalaki at disiplina ng mga magulang. Mga magulang! Nananawagan po kami. Wak sa mga darating na panahon, hindi lang itong una at huling pagkakataon na titibok ang puso mo. Ang pakikipagrelasyon ay seryosong bagay kasi may masasaktan yung karelasyon mo pag hindi ka naging tapat, no? Mahalaga yung loyalty, faithfulness, katapatan sa isang relasyon. Kung ayaw mo na kay Beret, breakin mo na siya. Sabihin mo, mas type ko yung gay na kasama. Mas sweet yung gay, no? Eh, kung yun ang preference mo, pero wag mong ikatwiran sa lipunan na ikaw ay nalasing. Anak, mas malaking tanda ko sa'yo. Maraming beses na akong nalasing. Pag nalasing ako, hindi ko na alam kung anong nangyari. Wala nang tatayo sa katawan mo. Manhid na ang katawan mo pag lasing ka. Kaso ngayon, hindi ka talagang lasing. Ginusto mo na magpa-chorva. Di ba? Kung iyon naman ang gusto mo, di okay, buhay mo yan eh. Pero ang sinasabi lang namin dito, mayroong kang karelasyon na masasaktan. Dapat i-consider mo yon. Sa in the future, kailangan i-consider mo yon. Kay kaka, alalay lang tayo ha. Konting respeto sa ibang tao. Pag may karelasyon, pabayaan mong mag-break sila at saka ka pumasok. No? Ganun lang. Maraming salamat, Mama Carla.